Hi Rizaleños! Here's our new hashtag Discover East for you. The discover namin dito sa Bayan ng Taytay na for as low as 99 pesos, pwede ka makatikim ng Arabic style inasal. This is not your ordinary inihaw na inasal. Dahil dito sa Aling Nena's Arabic inasal, lahat ng meat na ino-offer nila dito ay marinated with Arabic spices. At ang mga spices na gamit nila dito ay imported from the Middle East. Oh guys, baka may mag-react sa inyo dahil meron kayong nakikitang baboy. Again, this is an Arabic style inasal dahil sa mga herbs and spices na ginamit na galing pa sa Middle East. Kaya kung hindi ka mahilig sa chicken at mas gusto mo ng pork, don't worry dahil meron sila dito pareho niyan. Along main road lang din sila, kaya may experience mo din dito ang Pinoy way of street side dining. At tayong mga Pinoy, hilig talaga natin itong mga inihaw. At kasama na nga itong inasal sa mga paborito natin. Lalo na pag naka-andi ang rice at sabaw. Taga-taytay lang ako kaya nagmotor lang din kami papunta dito. Nearest landmark nila itong Flying V. Exact location nila is number 44 Rizal Avenue. Pwede nyo silang isearch sa Waze, Aling Nena's Arabic Inasal. Malapit din sila sa P.O. Campus Street and same area sila kung nasaan ang Auto Paint and Body Works Car Wash. Meron silang alfresco at indoor dining dito. Ito ang kanilang indoor dining. Ang owner nito ay matagal din nagtrabaho overseas sa Middle East. Kaya nahiligan na rin niya ang pagluluto ng mga Arabic cuisine. Makikita niyo sa mga paintings yung mga lugar na napuntahan niya sa Middle East. At ito naman yung mga Arabic inasal na ino-offer nila dito. Andiyan na rin yung prices. Ito naman yung outdoor or alfresco dining nila. Kung may sasakyan kang dala, pwede mo na rin pa-car wash dito habang kumakain ka. Bago nga natin tikman ang kanilang Arabic style inasal, pakilala ko na rin sa inyo si Sir Mark. Nang araw ko sa inyo, ako yung may-ari ng Aling Nena's Arabic inasal. Ayan. Kaya sa naging Aling Nena's, pinangalan ko siya sa lola ko. Si lola ko kasi siya nagpalak sa amin, nagpa-aral. So namatay siya 2 years ago. Pero gusto kong ibigyan ng honor yung name niya. Kaya nung nag-business ako ng pangalawa, sa kanya ko pinangalan. Tapos ito, nag-start kami last week. Then, ayan, okay naman. Nagugustuhan ng mga taga-taytay, mga taga-tay family, mga taga-tayo rin. Ayan, kung gusto nyo makatikim ng ibang klaseng inasal, medyo special yung lasa, try nyo dito sa amin, Aling Nena's Arabic Inasal. Only rice din po kami dito. Ang pinakamurang meal is 99 pesos. Yung pork chop, tsaka yung isol. Yung isol is yung chicken tail, yung pet ng manok. Pero medyo malaki-laki siya. So, only rice na yun, 99 pesos. Yung sa chicken naman is 149 pesos. Quarter chicken siya. Legs or breast. Tapos, yung liyan po namin is 159. Meron din kami chicken biryani. Medyo value yung chicken biryani namin. 1 cup of biryani rice, tsaka 2 pieces of chicken. 100 pesos lang. Yan, thank you. May chicken biryani din pala sila dito. 100 pesos lang yan, guys. Iba't ibang klase din ng part ng chicken ang available dito. Ito yung pinaka-picho or leg part ng manok. Ito naman yung breast part. At yung kanilang isol or pwet ng manok na part for 99 pesos. At ito nga yung unang sinubukan ko. In fairness ha, hindi lang basta pwet ng manok, medyo malaki din yung size nito. First time ko makakakain ito kaya yung gilid lang na part yung kinuha ko. Pansin ko nga na tamang-tama lang ang pagkakaluto. At saka yung part na to, ito pala yung parang mas mataba. Siyempre, dinip natin yan sa kanilang garlic sauce. At tinry kasama ang kanilang only rice. Meron din pala silang mga gloves dito, kaya pwedeng-pwede kayong magkamay. At ang sunod kong sinubukan, itong kanilang chicken biryani. Mahilig ako dito dahil gustong-gusto ko yung texture ng basmati rice. At lasa ng mga Arabic spices. Ang sarap nito guys, imagine for 100 pesos, may chicken biryani ka na. Isa to sa talagang babalikan ko dito. Kaya kung gusto nyo matikman to at ang kanilang Arabic style inasal, punta na kayo dito sa Taytay, dito sa Aling Nena's Arabic Inasal. Food trip sa Rizal, when in Rizal.